something again this year. Tapos dinagdagan pa po sa backnet. This is the first ever Bisaya song sa buong Himi history. So it's so special and I'm so honored to be interpreting Bulalakaw. So thank you so much, Ma'am Joanna. And Himig, sa entire Himig po, thank you so much for trusting. Ang una kong, yun din po talaga yung perspective ko sa song. It's a song of hope, parang, kasi I also went through personal struggles. So, sobrang nakakagaan ng loob to listen to this song. And I hope that's what other people feel too when they listen, kahit hindi nila naiintindihan. Parang naririnig mo po talaga through the sa melody, sa lahat. So, it was a big pressure kasi kailangan kong i-deliver po yung message na maintindihan din po ng mga people who don't speak in Bisaya. So, ayun. Such a huge honor and such a huge responsibility mag-interpret po dito sa Himig Handog. And for me, lalo na po na third year ko po ngayon, hindi ko po talaga in-expect na mag-aano po ako ulit, mag-interpret po ako ulit. And the fact na first Bisaya song ever. So, sobrang hindi ko na po talaga iniisip na yung pressure lang po na nararamdaman ko is if I can deliver the song perfectly, if I can give it justice. So yun po talaga yung pinaka-pressure. So wala po akong minamind na sana manalo po ako. I mean, it's, yeah, yun, sana po manalo talaga because the song is amazing. Pero yung pinaka-pressure ko po talaga as an interpreter, yun lang po talaga yung nagiging concern ko na sana I get to do the song justice. Yan po. Ano po? Nako, self-love po talaga. Self-love. Yun din po yung message ng Bulalakaw. Kaya, ayan, mga kapamilya, pakinggan niyo po yung Bulalakaw for self-love. Woo! Thank you po. Siguro ano, mas maganda po sana kung nag-hit song na nanalo pa. Pero kung isa lang, mas okay siguro kung mag-hit song. Kasi kung ano man yung mapapanalunan ni Daniel Balagtas pag nanalo ang marupok, ay, makaya niya yung kitain pag nag-hit song yung kanta niya. Feeling ko. Ako lang to. Don't take my word for it. Janine? Actually, same din po kami ni Ate Casey. And if mag-hit din po kasi yung song, like, parang forever, parang parang magkakaroon siya ng impact talaga sa music scene. And I think that's a really big achievement. Sobrang laking achievement. And that's one of my dreams na sana magkaroon ako ng hit talaga na song. So, yun. Same po kami ni Ate Casey na between the two, siguro mas pipiliin ko pong mag-hit yung song. Oo. Pero yung mga composer nyo ba, sinabi ba sa inyo na ginawa talaga nila yung song for para sa inyong dalawa? Kasi when it comes to genre or style ng boses, alam naman natin na meron kayong kakaiba eh. Hindi kayo yung parang pwedeng i-compare sa ibang singer eh, diba? So, ginawa ba talaga yung song para sa inyo? Na dapat talaga ganun ang klase ng pagkanta. Ma'am Joanna. Kayo po. Hello po. Okay. kasi, when I wrote the song po, wala po talaga akong intention na isali sa Himig Handog. So, before pa kasi ito, mga 3 years ago ko itong nasulat. So, nung naka-decide akong isali this year, at saka nalaman ko na naging finalist pala. So, first talagang naisip ko na pwede mag-interpret, nasa top list ko talaga si Janine. Kasi, of course, aside from the fact na Bisaya yung native na language niya, ever since PNP days niya, idol ka talaga, like, I really look up to her performances, tsaka gusto ko yung voice niya, tsaka in-imagine ko din na female artist yung kakanta ng song, at tsaka may soothing, at tsaka may somehow soulful yung voice. Tsaka yung mga songs na, yung mga performances ni Janine, ang nakasang, yung mga, yung voice niya, super powerful, pero may mga nakita rin na kung performances niya, na soothing yung voice niya, so, nung nalaman ko na naging finals, siya talaga yung ano yung isa sa mga naisip ko. Oo, kasi ano, mag-interpret ng song. Oo, kasi Joanna, di ba, medyo si Janine parang may pag-arakista yung dating ng boses. Yeah, pero sa yung interpretation ngayon, yung narinig ko kanina, Diba? Oo, so, pero for you, so Janine, okay lang sa'yo yun? Sobrang
this is my third experience sa Hinig Handog, but I consider it as so many firsts, like first Bisaya song ko po. Tapos first song ko din na parang medyo laid back and chill na kanta and na style. And I was so excited for it din po when I first heard the song. Kasi yun din po talaga yung gusto kong gawin na music. Easy listening, okay. Yung parang chill. So sobrang laking honor na ito yung first ko na song na easy listening. Yun po. And of course, and, natuwa din po ko kasi nag-trust talaga si Mojo ano sa akin na yung usual na napakita ko is rock. So, ayun. Sobrang nakakatuwa kasi narinig din po pala ni Ma'am Joanna yung parang my style when it comes to soothing na music. Yes. Thank you, Janine. Okay. Thank you, Ma'am. Yung composer din ni KZ. Yes, si Daniel. Yes po, super interesting po ito kasi na sinusulat ko po siya, si Miss Kizzy yung nasa puto ko po ng time na yun. Kasi yung song po is rhythmically, kahit mukha siyang chill, ang hirap niya po kantahin, parang nag-rap po. So parang sabi ko, I can't find someone else as unique and will give this as much flavor as Miss Kizzy. So parang kasi magic talaga po siya na parang wow. Kasi diba si Kizzy meron siyang sariling style eh. Yes po. Mm-mm. Tapos nai-infuse niya rin po sa kanta na to. So parang solid. Oh, ayun. KZ, yung reaction mo na ano, talagang mahirap daw yung song. Ikaw ba nahirapan ka? Mahirap po talaga siya kasi kung napakinggan niyo po yung recording, there are a lot of lines na nag-overlap sa isa't isa. Mm-mm. So medyo kung kakantahin mo siya ng dire-diretso, medyo mahirap pala talagang space for breathing. But I'm just thankful na si Daniel, ang ginagawa ko po kasi every time I interpret the song or every time I'm asked to record the song for OSTs, gusto ko na alam ko yung kwento, gusto ko malaman kung ano yung gustong direksyon ng composer. And yun yung isa sa mga bagay na talagang ginawa namin ni Daniel. Ginising namin siya. Habang ginising namin siya, just so alam ko kung anong gusto niyang direksyon doon sa kanta niya. And yun nga, I'm thankful na sinabi niya sa akin na just sing it the way you feel it. Just sing it the way you feel like singing it. Kasi, kumbaga, trabaho ko na yun eh. Trabaho ko nang ikwento yung kwento na binigay niya sa akin. Parang ganun. So, hindi niya din ako kinahon. So, nagkaroon ng magandang marriage of the artistry of the songwriter and the artistry of the interpreter. Kaya siguro naging ganun kaganda yung song na marupok. Written by Daniel Balagtas. Okay, maraming salamat. Aaron, sana masagot mamaya ni Dan yung question ko, no? Thank you. And good luck sa lahat. Thank you sa kanya. Thank you. Ano po, nako, self-love po talaga. Self-love. Yun din po yung message ng Bulalakaw. Kaya, ayan, mga kapamilya, pakinggan niyo po yung Bulalakaw for self-love. Woo! Thank you po.